Okay, maganda gabi. So pag-usapan natin yung sa chemistry naman, no? So simple lang masyado, common na common ng tatakil kong topic, ang tubig. So alam naman din ang tubig, what is tubig? So tubig is water. So alam na, alam nyo ba na ang water is considered as the universal solvent? So universal solvent, bakit kinoconsider na water ay universal solvents? Pag sinabi natin universal, it refers to the universe. Okay, so things that in the universe, that in the universe, almost all of them or more than any other substance, it is water that can almost dissolve more than any other substance, more than any liquid. Okay, so it is considered universal solvent. But aside from that, na nakakatunaw siya o nakakadissolve siya ng more than any other substance can dissolve, ano kaya ang dahilan? What is in water na kaya niyang tumunaw more than, higit sa ano pang ibang solvent na makakatunaw, makakadissolve? So ang rason din diyan, kung pag-aralan mo yung water, ang formula ng water ay H2O. Okay, so ilang hydrogen yun? Dalawang hydrogen. So ano ba ang basic compound ng basic unit ng base? So OH. Ano ang basic ng acid? So hydrogen. So pagka basic yung makasalamuha ng water, it can act an acid. So it can combine with the base. Kapag acidic naman siya, it can act like a base para makareact sa ng acid. So baga sa ano, kung sa tao pa, dual siya, no? Parang balimbing ang dating. Kapag sinong kaharap doon siya. So ganun ang water. Kapag acidic ang na-encounter niya, he can act as basic siya. Kapag basic ang kalaban niya, he can act as an acid. Acidic. So kaya makaka dissolve siya any substance. Dahil nga dual siya. Kumbaga sa no, AC/DC, no? It can be an acid, it can be a base. So that's the reason why water is considered as universal solvent due to its properties. Okay, chemistry pa din. So ang topic naman natin ngayon ay anong pagkakaiba ng atom, molecules, and ion? Okay. Pag sinabi nating atom, it is the simplest particle of an element. Okay. So pag sinabi nating element, example, oxygen. So, ang atom, ang element na yan ay at least mayroong one atom. Okay. So kapag element, isang element lang yan, atom ang tawag mo, may one atom of that particular element. Pag sinabi nating molecule, it refers to the combination of at least two atoms. Okay? Kahit pa parehong element yan, basta dalawa siya, nag-compose siya, and kahit diatomic siya, ang sasabihin natin doon ay molecule. Okay? Diatomic molecule siya. Okay? So, example, pag oxygen, pag dalawang atom of oxygen, so molecule ang tawag mo doon. Pagka, kunyari, yung asin, ano ba yung table salt natin? Ano ang term niyan? Sodium chloride. Sodium chloride. So, isang atom of your sodium to combine with one atom of your chlorine forming sodium chloride. So, ang sodium nag-combine ng one atom ng sodium, one atom of your chlorine ion to form sodium chloride. So, ang tawag doon sa sodium chloride, molecule, one molecule of that sodium chloride. Okay? So, itong atom at saka molecule, neutral. Pag sinabi natin neutral,
balance, no? Ano ang balance niya? Balance yung positive and the negative. Meaning, for example, sodium. Pag sodium, you have sodium positive 1, chlorine, or yung chloride, basahin mo, sodium chloride, yung chlorine is negative 1. So, negative 1, ang positive ay positive 1, that makes neutral, equals 0. So, neutral siya. 0. 0 charge. Pag sinabi natin ion, it is either, it charge yan, either positively or negatively charged ion. Okay? So, either negative or positive. Pag ang atom ay charged, ionic yan. Okay? So, may isulat ko dyan mamaya. Okay? So, yun yung difference ng atom from molecule and of an ion. Okay, i-share ko sa inyo kung ano yung mga hormones, no, na itong hormones kasi yung, sa English nito, parang kahawig ito sa parang sundalo sa ating sundalo, sa ating kunyari, sa ating bansa, ano, o sundalo, yung taga-bantay, mga ano. So ang hormones kasi sa ating katawan, ito yung parang chemical substance to siya, na nagiging taga-kontra kung ano man yung hindi dapat, hindi kailangan ng katawan natin. Ano, for example, kung kinakailangan mong, kung masaya ka, gusto mong sumaya, may happy hormones yan, no? So, pagka nag, ito yung ang tawag nito, mga catecholamine neurotransmitters in the brain, no? So, ito yung mag-spike sa brain mo na para mag-produce sila ng mga hormones na ito. So, mayroon yung hormones na happy hormones, mayroon yung feeling good hormones, mayroon yung cuddle hormones na parang dinuduyan ka o panang, no? So, ito yung mga isusulat ko mamaya kung anong tulad ng dopamine, tulad ng serotonin, oxytocin. Ito yung mga pangalan ng mga happy hormones, no? Yung hormones na nagpapa feeling good sa katawan natin, ano. At yung epekto din nito also increases our memory. Okay, so kapag kung napansin mo pagka happy ka, parang madali ka maka-absorb ng mga bagay-bagay na gusto mong alalahanin. Okay, so dahil diyan na ang mga yun ay so in addition to the mood, dopamine also affects movement, memory. Okay? So yan ang isa sa mga epekto nito, mga ang tawag nito catecholamine neurotransmitter, primary driver of the brain's reward system. So ito yung primary driver of the brain's reward system. So spikes when we experience something pleasurable. So spike, sisipa, ano? So sisipa sa utak mo para mag-produce nitong mga to pagka naka-experience ka ng something pleasurable. So pleasurable meaning yung natutuwa ka. So that's yung pleasure, no? Yung parang walang stress. Okay, welcome mo yung mga nangyayari. So